Garoon ng kakaiba mula dito sa Echo para medyo may pangtapat dito sa Farsa as well as this Claude. Big coming up from Blacklist. Ako, namimiss ko na yung Yuzong eh. Ako, bilang casual na manlalaro, namimiss ko na makita ang Yuzong. And the last time that I did see that Yuzong, talaga nga pang zone out malala sa Lord. Yep. Pero tama ang nabanggit mo, yep. Pro Coach Wolf. Mukhang Uranus nga ang gagamitin ng Echo. And Yawi will be rocking the Rafaela na nakita nating may pa-highlight play. Ika nga ni Manjin, the face paldas. Kulang ang pinipindot kaya mag-flicker pa. Uy! Guinevere Jungle debut sa playoffs. Wow! Saan mo nakita to, Sandy? Ang daming ano nito. Kung babalikan natin yung mga past seasons pa, si Wise talaga, paborito niya tong Guinevere. Yes. And madalas kang ginojoke to na parang Guinevere Jungle na. And mukhang ipapakita niya na ngayon lahat ng barahan nila. Lahat ng hero kaya kong gawing jungler. Yes. Para sa M4 na to, siyempre ilalabas mo lahat ng mga barahan na tinatago mo, lahat ng mga binabalasa mo sa mga earlier rounds, at ilalabas na nga the legendary, the debut of the Guinevere Jungle again. Klaro po natin ang stats during the regular season of Season 10. Walang Guinevere. Mapa XP lane, mapa mid lane, mapa jungle. Walang lumabas na Guinevere, but now in a very crucial game in this playoffs of Season 10, lalabas si Guinevere in the hands of our world champions, Blacklist International, laban ang Echo, the top 2 seed during the regular season. Isang jungle Guinevere is gonna be focused on the jungle emblem sabay tank item. So, yung mga standard pickups na Molten Essence, sabay kuha ng Guardian Helmet. Tapos, ang maganda sa isang Guinevere is pwede niyang puntahan yung gold lane na mas maaga. So, expect natin na itong si Yawi at si Benny Cutie, although 2v2 yung nangyayari ngayon sa may gold lane, mamaya biglang magkakaroon ng 3v2 situation kung saan ikot doon si Wise. And so far, very defensive play style from both teams. Hindi to katulad kanina na wala pang 2 minuto, may tumi-triple kill na agad. Pero mukhang magkakaroon ng konting labanan around the river area for the Lethal Wanderer. Pero Echo ang makakasecure nito. Nakuha nila yung Lethal Wanderer, pero ang magandang sagot ng Echo dito, pansin ko lang yung Rafaela eh. Usually kasi pag 1-2-2 strat ng Diggy, kailangan mo lang ng taga-heal doon sa mismong gold laner na pinupok ng mga auto-alarm bombs. Mm-hmm. And magagawa ni Yawi yung job niya dito na kahit ipoke pa ni Oh My Venus ito si Benny Q, babalik at babalik lang din yung buhay. Hindi ko maalala kung sino yung team. Baka nga Echo din yun yung nakatapat ng Blacklist International kung saan game 1 ginamit nila yung Diggy bombs. Tapos biglang sinagot lang din ng Rafaela na naka-purify para kung sakaling igaw nga naman ni Wise dito, it's gonna be good. By the way, tatlong purify ang kinuha ng Echo knowing and understanding na ang pinaka-lakas ng isang Guinevere is kapag nakapag-chain knock-ups siya. At yung knock-ups na yun ay very lethal kapag tumama sa marami. In fact, kahit ibang knock-up nga yung tumama, basta nasa ere na, mas masakit pa rin ang Violet Requiem. That's right. Blacklist International, medyo dead even pa rin ang laro. Wala talaga nakakalamang. Wala pang ang first blood 2 minutes in and it's the first turtle of the game. Kailangan talaga nila magunahan pero definitely, Carl Teasy dito yung magkakaroon ng advantage pagdating sa big objectives since lethal counter nga ang hawak ng isang Balmon. Yep. So, hindi na nag-a-attempt yung Blacklist na kumontest eh. Alam nilang parang magsasayang na lang tayo ng oras, sisilip tayo dyan, kukunan lang din naman nila. Yep. At dahil doon, nagte-trade na lang sila in different locations. Oheb, mukhang magka-cut ng lane. At alam naman natin ito ang kalakasan ng Claude, tas diretso mid lane na yan, 2 lane. Yung weakness ng Claude, which is yung laning stage eh, parang hindi ramdam kapag Blacklist na gumagamit, lalo na kapag hawak ni Oh My Venus yung kanyang digi. Napakahusay ng first set of picks for Blacklist International in a way na confident sila. Alam nila na mag-work no matter what yung Farsa plus the Claude. Tapos nakuha rin nila yung gusto nilang digi. So yung first 3 or even 4 picks ng Blacklist International, nakuha nila ng mas komportable. Kung pera lang ang usapan, ang hirap talunin ng isang nagdo-double lane. Pero mukhang kailangan tumakas ni Wise. Ganito pa talaga yung nature ng isang Guinevere Jungle against sa Balmond na hindi mo kayang labanan ng 1v1. Kailangan na kailangan mo lang talagang ano eh. Pag ikaw yung Guinevere kasi, gagamitin mo yung Magic Thump na as an advantage. Na parang kailangan mong idaan sa mobility. Hindi dun sa sabayan ng damage. Kasi eventually,
yung Balmond talaga, designed yan eh. Na para pa yung makipagpukpukan. Ang rock and roll. Nakita nga ni Kapo, di ba? Yun, from Kyle TZ, utilizing itong Balmond. Tapos bandang mid-game, ginagamit niya yung lethal counter or sometimes yung retry para mag-knockout ng mga buffs. So talagang pangdikdikan dapat. Hindi ka pwedeng passive kapag naglalaro ka ng Balmond. At ito nga sa top lane, si Haji uulti with a feathered airstrike. Wala pa naman dudugo masyado pero mukhang plating ang habol nila. Carl TZ in the vicinity, oh my Venus, mukhang gusto nila walang magkakahabulan. And still, no first blood, 4 minutes in. Saya palagi yung blacklist kapag nabubuhay palagi si Odd sa mga rotations. Katulad ulit nung game number 1 kung saan ang late game ay mas lamang para sa blacklist. Every time na nakakaligtas sila sa first rotations ng isang aggressive na Balmond, masaya ang Blacklist International. At mukhang susubukan nilang mangagaw ng purple buff. Edward, half HP, delikado ata siya dito. Wise goes in. Napatalon pero wala siyang nahuli. Kaya naman siyang mapapunish ngayon. Dinidikita ng apat ang miyembro pero first blood makukuha ng Echo. Napakahirap mabuhay sa harapan ng tatlong tao and feeling ko hindi gumana yung knock-up or na Fury ata. Na Fury, kaya exactly. Kaya nahirapang bumawas si Wise. Actually, hindi. Na-dodge lang ng konting take cells kasi nakita natin tumalon ng konti doon at alam natin na increase kasi yung movement speed mo kapag naka-ghost bursters ka. So, yung additional pixels na naitakbo doon ni Sanji. The thing with Guinevere is kapag talaga hindi ka nakapagpalipad, kapag hindi ka nakapagpatalon, ang hirap kumombo at medyo awkward kasi minsan gagamitin mo yung spatial migration mo para mag-in. Tapos parang mauubusan ka na ng ways para makapag-out. At kadalasan yung paglipad na yan, hindi naman kailangan tumama lang yung thump. Kailangan din makapag-stack ng passive ng konti. But it will take time. Kailangan talaga ng oras ni Wise dito at kailangan natin makita na umanggulo muna siya for that one big combo. But for now, Echo ang may kalamangan, 1.3k. Ang ganda din ng mga trades na pinapakita nila at yung pag-objective secure with this Carl TZ pick. And quietly ay nakakapag-farm dito si Benny Cutie. Meron na siyang Blade of Despair and attack speed boots. At yun ulit, hindi ulit tumama. Kailangan niyang mag-back away pero nakita naman with a feathered airstrike. Babalikan niya pa pero ngayon si Carl TZ ang tatamaan. Meron lang talagang mga attempts yung Blacklist International. It's just that hindi pa sumasakto lagi. Yes. At isang kill pa lang ang nagaganap sa laro na to. Ang sarap pala manood ng soccer pag dalawang teams ang malakas na naglalaro. Again, Yura versus Esme. Wala talagang mangyayari dyan. So mid lane and top lane mukhang farman ang galawan. Ito yung kabaliktaran nung walang hingahan na laro. Puro hinga sa simula. Pero panigurado, by mid game, puputok to. Ano bang hinihintay natin para mangyari yon? Honestly, for Blacklist, naghihintay lang sila magkaroon ng full item. Hindi din talaga magde-decide ang Blacklist na maging aggressive dito. Ang ganda nung pagdepensa nila eh. Meron silang Haji, the defender of the mid lane. Yung gold lane, ang defender niyan, si Oh My Venus. So, baby ang mga members ng Blacklist International dito. At okay lang sa kanila na maghintay hanggang sa dulo. Nasa kanila pa rin ang advantage. So, it means ang Echo ang kailangan magdikta. Gamitin ang kanilang Balmond in the objectives. Last turtle of the game. Kaya nga bang kunin to ng Echo? Pero mukhang makakatore sa taas ang Blacklist. It's the objective gaming Wise with a knock-up. Nahuli niya dito si Carl TZ at nakuha niya pa nga yung pagong. Well, that crowd control. Enough na yon para nga talaga magkaroon siya ng espasyo na kunin to ng libreng-libre. Last turtle of the game. Napunta pa sa kamay ng Blacklist International at nakakill din si Wise with his first combo on this Violet Requiem. Ngayon, Lord na ang paglalabanan mamaya. Carl TZ though, actually hindi siya namatay doon, nanakawan lang ng third end. So the thing with Echo, at least ako sila ng Torres na may bottom lane, pero almost disastrous yung kanilang nagawa kasi na-concede nila yung top lane turret, tapos hindi pa nila nakuha yung turtle. Dahil nga lang din doon sa heroics ni Wise. So kung ikaw ay lugi, ang kailangan mo lang gawin eh, stun mo lang yung kalaban mo, chain stun mo para mas lumamang ka sa retrihan. Haji with a feathered airstrike at mukha naman makakataka si Carl TZ pero nahila siya pabalik. With the Nibiru's passion, buhay silang lahat with a healing coming in from Yawi. Pero mukhang heist ang gusto ng Blacklist. Tore, trade ng trade. Si OM no, on to the next. Pagkuha ng Tore. Kaya naman, mamong problema talaga yung Echo na hindi nila napapansin na yung mga pag-switch lane pala yung nagiging problema nila pagdating doon sa pag-push. Pero ngayon si Haji, mapapakancel lang kanyang feathered air strike. Kaso wow! Tumama yung sniper
dito ni Bagyong Benny. And now it's a 2-for-none. Blacklist International turret heist ang gusto nila. And Echo naman, gustong makakuha ng kills. Pero mukhang makakatanggi naman si Sanford dito sa baba. Kailangan makabawi ng Echo in terms of turrets. 2-1 lang naman ang score. Pero yung map control kasi napaka-importante with the first lord coming up. Makatatlo eh. Nung side ng Echo yung top lane, which is the right decision. Kaya na nilang magdikdik sa ngayon. Knowing na meron silang malakas na Beatrix and of course, nabigyan nila si Omoy Venus for a while. So there's not a lot of digi time bombs na pwedeng dumepend sa pag-angat ng Echo. Malinis na pag-take sa may top lane. At ngayon, Lord naman ang next para sa kanila. First Lord nakapuesto na doon si Yowie. Maganda ang kanilang vision dito, Echo. They could pull this to their Yowie advantage, pero naku, nahuli ata! Natalian siya, pero naman merong slow. Kaso nga lang si Wise ang tatapos kasama si Oheb. So with this, wala yung heal ng Echo. Pwedeng ituloy ng Blacklist International yung pag-take doon sa Lord. Pero pwede rin naman bumisita itong si Sanford para patagalin. Maganda yung pwesto ni Yowie kanina pero nahuli siya ng Blacklist International. Haji with a feathered airstrike. Sanford nahihila pabalik. Kinailangan mag-dash pero nandito rin si Edward. It's a three-man Blazing Duet. Sakto-sakto dito yung pagpasok ng Blazing Duet. Si Benny Cutie walang tatamaan doon sa kanyang binitawan. At kung siya may ipit, may tali pa. Wala nang kawala. Blacklist International. Mukhang libre yung kuha nila dito sa Lord. The gold laners down for the Orcas. Blacklist International magsisimula ng Lord at hindi na ata susubukan pang agawin ng Echo. It's the first Lord of the game going to Blacklist. Bawal magkamali. Bawal mapunta sa masamang spot ang Echo. At yun yung dalawang beses na nangyari sa kanila in the previous skirmishes. Nandun si Yowie na malalim dun sa may top lane. Nahatak at eventually nakuha yung kill ng Blacklist International ng si Wise. At nung tinatry ng Echo na kumuha ng konting espasyo dito sa kaliwang side ng mapa, doon sa kanilang jungle, nandun si Benny Cutie, hindi tumama yung ultimate gamit yung kanyang mga rocket launcher. At dahil doon eh, napunish siya. Yung animation pa lang ng pagbato niya ng mga granada, enough na yon para talunan siya ng mga members ng Blacklist International. Magpakita ka lang ng zeros ng 0.5 seconds of weakness laban sa Blacklist, maaamoy agad nila yon. At ito na nga, magpo-push sila sa mid lane pero si Wise ata delikado, 200 HP, makakatakbo pa naman. Edward will be tanking a little bit of damage. Nandito pa rin ang Lord, nandun sa top side, pushing for the side of the agents. At sa mid lane naman, ang Blacklist International. Ilang tore kaya ang mapapabagsak nila sa kanilang turret heist? Should be all outer turrets sa ngayon. Wing na hindi ganun kasolido ang kanilang depensa. Only Benny Cutie has the wave clear. Ginamit na yung baptism agad kay Haji. Beautiful cancel coming in from Yowie pero mukhang hindi na nila magagamit to. Mahuli pa nga dito si Sanford mula doon kay Wise. Pero meron naman dito pang save na bibitawan si Sanji with the altar. Pero basag ang tore sa gitna. Inhibitor turrets na lang ang natitira. Echo ngayon, kailangan talaga nila ng hold. Kailangan nilang makahanap ng winning fight as well. Blacklist, unti-unti nang tumataas ang lamang. 4,000, almost 300 na lang. Haji with a feathered airstrike. Ooh. Edward comes in. Sanford makakapag-regen with a holy healing as well. Buhay pa rin naman ang Echo. Pero itong low kill score game na to ay high pressure game for these players. Parang soccer nga, Umi. Tutu na. Ganun half lang. Time pa lang. Tapos isigaw tayo mamaya pag nakakil. Goal! Well, panlakas talagang ang teams ang naglalaro. Pag hindi nila kailangan maglaban, hindi sila naglalaban. So this is very evident of the quality of the teams that are playing right now. Goal! Pero that's a kill on to Omoy Venus. Sinisecure nila yung purple. Saji is low. Hahabulin nila pero yung altar nga magsasalba. Wise ngayon, mapapaback away pero sobrang lagkit ng ginagawa. Pero napakasakto nung falling star mo ni Edward. Tuloy ang bakbakan. Kulang ng isang miyembro yung Blacklist International kaya hindi nila ipipilit yung team fight. Pero si Wise mukhang sumisilip pa, lumilingon pa siya. Nais nilang depensahan tong tore sa gitna. Uy. Pero again and again, yung mga bala ni Bagyong Benny talagang nanunuot. At ngayon, 15 seconds, lalabas na ang Luminous Lord. Again, this is a very low kill score game. A 3K gold lead for Blacklist International. At nakapitas ang Echo a few seconds ago, nahanap si Omoy Venus. This is very similar sa ginagawa nila nung game number 1. Finally, makakahanap sila ng opening. Ginamit yung limang mga members nila to get a pick off.
Although, syempre, mas gusto mo na mas valuable kills. Yung kill kay Omoy Venus hindi ganun ka-impactful, pero at least nakapag-push lang sa may mid lane. Pumasok dito si Yawi at mukhang uhuli sana siya. Kaso nga lang, hindi niya tinamaan si OM at talagang nakapaggala. Ngayon, naabutan pa nga. Pero si Edward sobrang layo. Mukhang gegeri siya dito sa may bandang unahan. With the intercept, si Sanji ngayon na magiging target. Tatlo silang nagtatakbuhan. Kompleto ang Blacklist International. Sanji goes down. Call TZ and Benny Cutie na lang. Mukhang malabo pa sa malabo na bumisita sila doon sa Lord Pit. And Blacklist International, mukhang easy take sa Lord. 3v5 ang mangyayari kung gusto nilang i-contest tong Lord na to. At hindi na nga nila i-take ang risk. The second Lord of the game, the Luminous Lord, goes to Blacklist International. Pinapakita ng Blacklist International kung gano'n sila kaplanado at kung gano'n kagandang kontra itong Farsa plus the Claude combo versus the Faramis. Bago pa makapag-Cloud Altar, pinupok na agad nila. Nakita natin yung previous fight na nung may isa silang nakitang hero, hindi nila hinintay na mag-Cloud Altar bago sila gumo. Ginamit agad yung ultimate OHEV, pati na rin ni Haji for the pokes. And dahil napalow agad nila yung mga members ng Echo, kahit mag-Cloud Altar ka, pag na-stun ka, pagkaubos nung extra HP mo, low agad yung mga lalabas na hero from Echo at hindi sila nakalaban afterwards. Kitang-kita na yung composition ng Blacklist International anti-Faramis talaga. Sobrang layo nung hatak na yon. Si The Queen ay napapasok dahil nga doon sa ginawa ni Sanji. Pero hindi naman sila magpapapigil. Yawi, na-save naman dito ng Cult Altar. Lord ngayon ang kanilang sasamahan. Basag ang inhibitor guard sa pagbandang itaas. Ngayon, middle lane naman ang magiging target. OHEV dito with a basic attacks. Pwede nilang ituloy. Pero ngayon, mag-aantay pa sila. Pero what if nandun si Oh My Venus? Three inhibitors ang target nila, pero dalawa lamang ang bumagsak. Si Edward ay ahabulin ng tatlo. Yawi, Sanford, on Agent Zero at mukhang papatakasin na nila. Echo, successful defense with a clutch play from Sanji. Mukhang sila ng dalawang tore, but they still keep their base intact. Live to see another day. Ganda ng hatak na nakita natin mula kay Sanji. Although, siyempre, Oh My Venus pa lang yung natataga nila dito. Isang bagay na hindi pa nila nasasagot is si OHEV, pati na rin ito si Haji, both untouched in this game. Kahit nga si Edward, parang wala silang pang-kill, but they don't really care as much dun sa Esmeralda. Ang mahalaga sa kanila eh, patumbahin yung damage dealer ng Blacklist International. Have to look for an angle gamit yung anong hatak ng Shadow Stampede ni Sanji. A few minutes ago na nakuha na ng Holy Crystal si Haji, pero grabe naman yun, OHEV! The aggression is real! Sanford and the rest of Echo, kailangan nilang lumayo ng konti, pero wala pa namang big objective. Di talaga makalabas yung Echo kapag tinatry nilang humalag outside of their base. Na-olats agad ang Echo. Naitan niyo yung ultimate ni OHEV, hindi na siya nagdadalawang isip. Commit agad. Blacklist, lamang sila kapag outside of the base ng laban. Under the base, though, ng Echo, dun sila nakakuha ng magandang depensa. Kaso, ang problema, hanggang kailan nila kayang depensahan ang Blacklist International? Eventually, kailangan nilang umangat para at least makakuha sila ng panalo at makakuha sila ng way para makarecover dito sa laban na to. Ang hirap labanan ng Blacklist International. Isipin mo yung ginagawa ni OHEV. Para lang siyang nananapak tapos takbo. Hindi mo siya mahahabol basta-basta. Yep. Kaya naman, yung Echo ngayon, naghanap sila ng way. Yung mga attempts dito ni Yawi, tingin ko crucial eh. Yung yes. Holy Baptism eh. Kailangan niya talaga i-save sa perfect moment na kung saan, pagpasok ni OHEV, hulihin kagad nila. And speaking of takbo, Santi, ginamit ni OHEV ang kanyang sprint in that massive ultimate. Pero ibig sabihin niya na wala siyang access sa kanyang battle spell in the upcoming Lord fight kung sakaling lumaban ang Echo in this next Lord take. Blacklist International, sila na naman ang mauuna around that Lord area. And look at the zone control coming in from the MVP machine. And Oh My Venus, hihilain pa nga ni Wise yung Lord at mukhang nasa lugar na ng Blacklist International ang Lord na to as it will reset once again. Echo, nasa paligid lang for a contest. Para sa Blacklist, ang Lord Dance, ang Lord mismo, hindi siya objective. It's a trap. At ang dami ng teams na nalulugi kapag katapat nila ang Blacklist International, dahil inaakala nila na itong Lord na to ay magiging win condition nila para maibalik ang laban. But typically, kapag control na ng Blacklist ang laban, ang Lord ay trap. At ito na nga yung trap, siniset na ng Blacklist International. Haji na nakakapag-spam na ng Feathered Airstrike, napakasakit. Pero sabi ni Sanford, sige, maglagay kayo ng patibong. Ako naman ay papasok na inyong base para makontrol ang mga wave. Bibigyan nila. At bibigyan si Sanford dito, kailangan niya makatakas. Feathered Airstrike, kasama na rin yung Flicker. Nag-all out
ang Blacklist International, alam nila na pag nakuha nila si Sanford, eh malaking pila ito sa Echo na wala nang magsisplit at hindi na sila dito kakabahan na baka ma-end pa nga nung ginagawang heist ng Echo. Now it's a 4v5 scenario. Sisimulan na ng Blacklist International ng Lord at nandyan pa rin naman ang Patibong. Si Wise ay magta-thump pero hindi siya makakahanap ng isa. Half HP on the Lord. Echo naghahanap pa rin ng angulo para mangagaw. This is going to be crucial. Yawi low on HP pero may holy healing pa naman. Si Edward sa likod. Ano na? Sino mahanap niya? Tinamahan yung dalawa. Agent Zero talaga. Yun ang galawan nila. Tapos kaya papasok naman si Oeb. Saktong-sakto yung mga bitawan ng agents. Tatlo ngayon ang wala ngayon. Kailangan nila magsitakbuhan. Blacklist International, with that kill, ngayon meron sila ditong malaking chance na ma-secure yung Lord. Pero mukhang hindi ata papayag yung mga orka. Kung yung Lord ang paen, si Edward ang ngipin. Si Sanji ay susubukang pumasok. Roy. Pero si Carl TZ ay nagbabayad sa kanyang sariling buhay. A monster kill for Oheb. At si Haji naman, immortality spot. Benny Cutie gets one kill. At mukhang nagkakaroon na nga ng trace dito. Si Wise, no HP, pero buhay ang mga agents. 3v0. Blacklist International with a clean wipeout. Pag nakuha nila tong panalo, isa na lang bago bumalik sa world stage. Yawi, pipilitin yung depensa, pero tatlo ang magpupush mula sa Blacklist International. Blacklist International takes game 2. The trap has been set. Match point as well for Blacklist International. The upper bracket.